Simula nang namayapa ang aming ina na siyang solong nag-alaga, nag-aruga, at tumayong ama at ina sa amin ni Kuya, ay namuhay na kaming magkapatid na palaging magkasama. Kabilin-bilinan kasi ng aming ina noon na kahit anong mangyari ay huwag naming pababayaan ang isa't isa. Bata pa lang ay puno na kami ng pangaral ni Mama. Ang gusto kasi niya ay lumaki kami na maging isang mabuting tao. Higit sa lahat ay huwag daw naming tutularan ang aming ama na walang paninindigan at irresponsable sa pamilya. Mas-mas pa lang kasi kami ni Kuya nang iwanan kami ni Papa para sumama sa ibang babae. At simula noon ay si Mama na ang umako ng lahat ng responsibilidad niya bilang ama sa amin ni Kuya. Kaya nga siguro nagkasakit si Mama dahil na rin sa sobrang pagtatrabaho nito. At dala na rin ng kahirapan sa buhay ay hindi na namin siya nagawa pang ipagamot. Noong mga panahon kasing yon ay masasabi ko talagang isang kahig at isang tuka lang kami. Sa katunayan, kung hindi nga nun magtrabaho si Mama, ay wala kaming kakainin. Kaya nga labis ang galit ko nun kay Papa. Dahil sa kabila ng sakripisyo at pagmamahal na inalay sa kanya ni Mama, ay nagawa pa niya itong saktan. At ang masakit pa ron, ay hinayaan at pinabayaan niya lang kaming magkapatid. Kahit pa nga alam na niyang namatay na si Mama. Sa totoo lang, ay sobra ang hirap na dinanas namin ni Kuya nang kami na lang ang namuhay dalawa. At sa murang edad namin noon, ay naranasan naming labanan ang hamon ng buhay para lang makasabay sa mundong aming ginagalawan. Natuto kaming mamalimos, magtrabaho, at kung minsan ay dala na rin ng gutom, ay hindi na rin namin maiwasan na makagawa ng masama. Hanggang sa may mga pagkakataon pa nga na halos magmakaawa na kami sa ibang tao para lang mabigyan kami ng kakarampot na pagkain. Ngunit ang mga pagsubok na pinagdaanan namin yon na magkapatid ay ginawa kong inspirasyon para mabago at makaangat sa buhay. At sa tulong na rin ng isang matandang lalaki na kumupkop sa amin ni Kuya, ay nabago nito ang landas na tinahak naming dalawa. Sa kabila ng hindi niya kami kadugo, ay hindi siya nagdalawang isip na pakainin at pag-aralin kami. Kaya naman bilang ganti sa kabutihang loob na ipinigay nito sa amin, ay hindi ko sinayang ang oportunidad na yon para magkaroon ng magandang kinabukasan. Nag-aral akong mabuti at ipinangako sa sarili na balang araw ay makakamit ko rin ang mga pangarap ko. At sa awa naman ng Diyos ay hindi naman ako nabigo. Kaya pagkatapos ng maraming taon na pagiging matiyaga ko sa pag-aaral, ay nakatapos nga ako at naging ganap na engineer. Subalit sa kabila ng tagumpay na natamo kong yon, ay iba ang ninais na tahakin ni Kuya. Pagka-graduate kasi niya ng high school, ay naghinto na ito at mas pinili na lang na magtrabaho. Katwiran nga niya ay kahit makatapos din naman daw kami ng kolehiyo, ay sa pagiging empleyado pa rin naman daw ang bagsak namin. Kaya bakit pa nga raw ba niya pahihirapan pa ang kanyang sarili sa pag-aaral kung pagkatapos naman noon ay magtatrabaho lang din naman pala siya? Sa suhisyon na yon ay wala na akong nagawa, kundi hayaan na lang si Kuya sa gusto niyang gawin. Total naman kako ay mas matanda ito sa akin at mas alam niya sa sarili kung ano ang nararapat para sa kanya. Sa isang mandarin naman kasi ay may karapatan siyang piliin kung ano ang buhay na gusto niyang tahakin.
At syempre, nagpapasalamat ako sa kanya. Dahil isa rin siya sa tumulong upang makapagtapos ako ng pag-aaral. Nang mamatay kasi ang matandang kumupkop sa amin, ay kami na lang ulit dalawa ang natirang magkasama. At noong mga panahon na yon, ay nasa unang baitang pa lang ako sa kolehiyo. Naisip ko na nga rin sanang maghinto noon, para magtrabaho na lang din. Ngunit pinigilan ako ni Kuya, at siya na raw ang bahala na magsustento sa pag-aaral ko. Kaya sa awa ng Diyos ay nakapagtapos ako ng engineer. At maswerteng napasok agad sa isang construction company. Samantalang si Kuya naman ay nanatili pa rin na nagtatrabaho sa isang talyer na kung saan ay isa siyang helper doon. Ganun pa man, sa kapila ng pagkakaiba namin ng trabaho ay wala namang nagbago sa pakikitungo namin sa isa't isa. Sa katunayan ay patuloy pa rin kaming magkasama nito sa iisang bahay. Kahit pa nga, nagkaroon na kami ng partner sa buhay. Yun nga lang, ang pagkakaiba lang naming dalawa ni Kuya ay hindi ako pinalad na makatagpo ng babaeng mamahalin ako pang hapang buhay. Nasa unang taon pa lang ako noon sa trabaho nang magkaroon ako ng kasintahan na itago na lang natin sa pangalang Karen. Ipinakilala siya sa akin ng aking kaibigan at inireto na rin kami nito sa isa't isa. Sa ilang buwan na halos panliligaw ko dito ay sinagot niya rin ako. Ngunit hindi pa man kami nagtatagal ay nahuli ko na itong nakikipag-date sa iba. Simula noon ay hindi na muli akong sumubok na manligaw at nag-focus na lang sa aking trabaho. Si Kuya naman ay nagkaroon rin ng kasintahan at masasabi kong maganda at simple lang ito na hindi katulad ng aking naging nobya. Nang ipakilala sa akin si Gina ni Kuya ay hindi ko maiwasang hindi humanga sa kanya. Lalo pa't nang mapagmasdan ko ito ay para bang ang amo-amo ng mukha niya. Kaya naman bigla tuloy akong nakaramdam noon ng pagkaingit kay Kuya. Dahil hindi lang basta maganda si Gina, kundi sexy at may kaputian pa. Bigla tuloy sumagi sa isip ko noon na sana hindi siya katulad ni Karen, na pera lang ang ginusto sa akin. Oh, ano Jeff? Ayos ba yung girlfriend ko? Ano ang masasabi mo? Tanong sa akin ni Kuya habang kami ay nag-aalmusal nito. Oo Kuya, approve na approve siya sa akin. Pero sana lang hindi siya katulad ng naging girlfriend ko na manluloko. Pahayag ko naman sa kanya. Nako, pag niloko niya ako, edi parang siya rin ang nawalan. Ang dali kaya niyang palitan. Kahit ganito lang ako, maraming babae ang humahabol-habol sa akin. Pagyayabang pa ni Kuya. Sus, hindi ka rin mayabang eh. O siya, sige na, ikaw na ang gwapo. Basta Kuya, huwag kang mananakit ng babae ha. Huwag mong tutularan si tatay. Anya ko pa rito. Umiti lang naman ito sa akin at pagkatapos ay nagpatuloy na sa pagkain. Hindi ko nga nun inaasahan na kahit pala gaganon-ganon si Kuya ay magiging chick boy ito. At ang masakit pa doon ay kung kailang inuwi na niya si Gina sa bahay namin at saka pa siya naghanap ng ibang babae. Mabilis na lumipas ang buwan. At nagulat na nga lang ako nang iuwi na ni Kuya si Gina sa bahay namin. Hindi naman ako nagtanong pa rito kung bakit kasama na niya ito.
dahil mismong si kuya na ang nagsabi na nabuntis na nga niya ang nobya. Buong puso ko naman iyong tinanggap. Sa katunayan ay masaya ako para kay kuya, sapagkat magkakaroon na siya ng sarili niyang pamilya. Subalit ang pakiramdam ko na yun ay tila ba kapaligtaran ng kay kuya. Dahil imbes na matuwa ito, ay para bang naiinis pa siya sa pagdadalang tao ni Gina. Buong akala ko nga nun ay talagang mahal niya ang nobya. Pero sa ipinapakita nitong pagtrato dito, ay para bang napilitan lang siyang panagutan ito. Bigla tuloy akong naawa sa sitwasyon ni Gina. Dahil imbes na alagaan ito ni kuya, ay nakukuha pa nitong utos-utusan siya. Kaya naman nang hindi na ako nakatiis, ay pinagsabihan ko na si kuya. Ngunit imbes na makinig ito, ay nagkasagutan lang kaming dalawa. Ano ka ba, kuya? Bakit ganun na lang kontratuhin mo si Gina? Galit na wika ko sa kanya nang makita kong sasaktan niya ito. Huwag ka ngang makialam, Jeff. Pahayag naman ito sa akin. Huwag makialam? Ano ka ba, kuya? Alam mong buntis si Gina. Sagot ko naman dito. Maalas kasi ang babaeng yan. Simula nang dumating dito yan, nagkaleche-leche na ang buhay ko. Sigaw pa nito na may pag-aamba pang sampal kay Gina. Agad ko naman itong pinigilan. Ngunit nagulat ako nang bigla niya akong suntukin. Hindi ko naman na ito pinatulan pa, dahil parang nakainom ito ng alak. At pagkatapos noon, ay dali-dali na nga lang itong lumabas ng bahay, habang kami naman ni Gina ay nakatingin lang sa kanya. Nang tanungin ko naman si Gina kung ano ba ang nangyari sa kanila, ay nagulat talaga ako nang aminin nito na nahuli daw niyang may ibang babae si kuya. Hindi ko nga alam noon kung paano ko ba iko-comfort ito, lalo na nang bigla na lang duguin siya. Kaya naman sa sobrang takot ay kinarga ko na ito at mabilis na isinakay sa tricycle upang itakbo sa pinakamalapit na hospital. Akala pa nga noon ng doktor ay ako ang asawa ni Gina. Ngunit hinayaan ko lang naman yon, dahil ang nasa isip ko nung mga oras na yon ay ang kaligtasan ng sanggol sa sinapupunan niya. Sa awa naman ng Diyos ay walang masamang nangyari kila Gina. Pero dapat daw ay hindi ito ma-stress. At syempre, kailangan din daw nitong uminom ng gamot at mga vitamins para sa bata. Nagulat naman ako nang sabihin ni Gina na simula magbuntis siya, ay minsan ay hindi siya binilhan ni kuya ng mga vitamins. Dahil doon, ay sobra tuloy akong nahabag sa kanya, lalo na sa magiging pamangkin ko, sapagkat napaka-irresponsable naman ni kuya sa mag-ina niya. Hindi ko tuloy lubos na maisip na bakit nagkaganon si kuya, samantalang dati-rati ay responsable at mabait naman ito. Ganun pa man, inisip ko na lang na baka may problema lang itong pinagdaraanan. At baka nahihiya lang din na magsabi siya sa akin. Kaya naman bago ko husgahan si kuya, ay minabuti ko munang kausapin ito. Nang sa ganon, ay malaman ko rin kung ano ba talaga ang nangyari sa kanya. Para kasing hindi na siya ang kuya na kilala ko. Ang kuya na maalaga, responsable, at may determinasyon. Simula naman nang itakbo ko si Gina sa hospital, ay ipinangako ko sa kanya na ako na ang bahala sa mga pangangailangan nilang mag-ina.
Noong akala ko nga nun na tungkol lang sa pinansyal ang aakuin ko para kay kuya. Subalit mali pala ako, kundi buong responsibilidad niya sa mag-ina niya. Pagkatapos ko kasing kausapin si kuya, ay wala man lang akong narinig sa sinabi niya ni isang magandang bagay tungkol kay Gina. Kahit na ang totoo ay napakabait at napakasipag nito. Sa katunayan ay kahit malaki na nga ang tiyan niya, ay ipinagluluto pa niya kami at inaasikaso. Kaya naman labis talaga akong nagalit kay kuya. Dahil nagagawa niyang tratuhin ng ganun ang magiging ina ng anak niya. Ang mas masakit pa ron ay kahit alam niyang anak niya ang nasa sinapupunan ni Gina, ay parang wala lang siyang pakialam dito. At pagkatapos na iluwal ang bata, ay nagawa pa nitong umalis at isama ang babaeng kinalolokohan niya. Noong mga panahon na yon ay hindi ko alam kung ano ba ang pwede kong gawin pa para kay kuya. Inako ko na nga ang lahat ng pinansyal na responsibilidad nito sa mag-ina niya, pero bakit nagawa pa nitong abandonahin ang dalawa? Kaya naman bilang kapatid at tito ng bata, ay nagdesisyon na lang din ako na akuin na talaga ang responsibilidad ni kuya. Lalo pa't nalaman ko na wala na rin palang pamilyang uuwian si Gina. Simula nang iwan sila ni kuya, ay ako na ang umako bilang ama ng bata. At mahirap man ang naging sitwasyon naming dalawa ni Gina, ay natutunan din naman naming mahalin ang isa't isa. Hindi man siya naging swerte sa aking kapatid, ipinangako ko naman sa kanya na kahit kailan ay hindi ko siya paluluhain. At nawala man ka ako si kuya sa buhay ko, nagpapasalamat pa rin naman ako sa kanya. Dahil siya pa rin ang naging dahilan ng pagkakaroon ko ng masayang pamilya ngayon. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Ang inyong tagapagbahagi, Jeffrey.